Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, tutulungan ko kayo kung paano kayo mag-deposit or mag-withdraw at any BDO branch. So guys, currently may update ngayon si BDO and nakikita ko na yung Digital Philippines. Actually, nung nasa Singapore ako, lahat halos ng... Kasi Singapore is a smart nation. So nakikita ko na na mas advanced sila dati. Tapos ngayon, ina-adapt na rin or yung pagiging digital ng other countries is ini-implement na rin dito sa Philippines, which is very much exciting. And I salute din sa mga other Filipino entrepreneur na nag-a-adapt ng digital business. Like yung nabalitaan ko kay Manny Villar, meron silang smart card ngayon, which nung galing ako sa Singapore, wala pang smart card doon. Yung ang meron lang doon sa FairPrice ay yung self-checkout counter na po pwede kang, ikaw na yung cashier, tapos doon ka na rin magbabayad. Kasi ang Singapore is primarily, they are moving forward din sa cashless society. Kumbaga, more on cards, less ang paggamit ng money, though yung money is ginagamit pa rin sa marami pa rin gumagamit ng money. Pero yun din, in the future siguro is magiging cashless din yung society or yung mundo natin ginagalawan. So we are moving forward na lahat halos primarily in the future is more on technology. So I'm so excited to teach you guys dun sa... Kasi yesterday, nag-withdraw ako sa BDO and normally, para mas mapabilis yung deposit sa BDO guys, meron na rin silang CAM or yung, what do you call this? Yung machine nila, ATM machine, nag-accept ng deposit. So sa Singapore, medyo advanced kasi even coins pwede nang i-deposit. Tapos, meron ding mga machine sila na pwede na rin mag-update ng passbook. Dito sa atin, primarily, pwede ka palang mag-deposit ng cash tapos yung passbook hindi ina-update. So kasi mag-withdraw ako and I'm using passbook sa pag-withdraw. So pagpasok ko sa SM City Batangas, hindi na yun yung normal na pag-withdraw at saka pag-deposit na ang gagawin mo, fill up ka ng deposit slip or mag-fill up ka ng withdrawal slip. Pero ngayon, lahat halos is, alam mo yan, natutuwa ako kasi everything is digital. So hindi na kayo magagawin yun. Kumbaga, before ako mag-queue, so binigyan ako ng guard ng QR code and all you have to do before kayo mag-withdraw or mag-deposit, pwede nyong gawin ito sa bahay. Tapos, isi-save nyo lang yung QR code para sa ganun. Pagpasa nyo sa BDO, i-scan nyo na lang. Then, eventually, yung card, what do you mean by that? Yung slip dun sa kiosk or dun sa machine is yun na lang ipipresent nyo sa teller. Automatically, yung ginawa nyo sa bahay na pagbubuk ng deposit or withdrawal, yun na yung i-run or i-generate ng system ni BDO para makapag-withdraw kayo at mag-deposit. So, ito yung step para makapag-deposit kayo or mag-withdraw sa BDO. So, all you have to do, for any browser, Safari, Chrome, Edge sa Microsoft, any browser, pwede mo rin gawin to using your cellphone. So yun guys, pag magdi-deposit or mag-withdraw kayo sa BDO, punta lang kayo sa bdo.com.ph/book-your-branch-visit. Then, enter. So pumunta kayo dun sa interface ni BDO. Oh, so ako, nag-withdraw ako. So for example, mag-withdraw ako, withdraw cash. Then, i-enter ko yung account number ko. So, enter yung account number, tapos yung amount, for example. Then, next. Tapos, guys, nung time na nandun ako sa BDO, sabi ni guard, wag na daw i-select yung branch, preferred date and time. Diretso na lang ako sa I'm not robot, then submit. Tapos, after that, mag-generate na ng QR code. All you have to do is save the image. Or po pwede rin yung itsura using your phone. Tapos, once na-generate na yung QR code, with that QR code, yun lang yung dadalahin nyo using your phone. Tapos, meron dong queues sa pagpasok nyo sa any BDO branch. So, i-scan nyo na lang, itatap nyo na lang actually yung phone nyo. Tapos, automatically, may QR code reader doon. Then, after that, mag-generate na siya ng queue number nyo kung saan hihintay nyo lang sa screen na tawagin yung number nyo. Napaka-easy, guys. Tapos, sa teller, sila yung bahala kung withdrawal yan. Si teller yung papasignin lang kayo sa withdrawal slip. Tapos, ano pa ba? Ginawa. Tapos, inilagay yung phone number ko. Tapos, yun lang. Ganun kasimple. Tapos, i-update na nila yung passbook.
If ever guys na magkamali kayo ng amount, dun sa teller, nababago naman nila yon. Okay guys, hopefully this video help you kung paano kayo mag-withdraw or mag-deposit sa any BDO branch. So that's all for today guys. Please lang tulungan niyo ako na mag-grow yung channel ko by subscribing on this channel. And tutulungan ko kayo sa lahat-lahat ng pangailangan niyo sa about technology, about paggamit ng mga app, and anything under the sun na pwede akong makatulong. That's all for today. Always remember, God loves you and it's cool to be wise. Bye for now. See you in my next video.